Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Just Prince. My video is all about cooking, interesting facts, and all about latest news. Make it sure to subscribe, hit the notification bell to make it sure that you will be notified on my uploaded videos. Don't forget to like and share my video today. Hindi tayo magluluto ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Alam naman natin na naglunsad ang Saudi Arabia o MSRST ng pagtatanggal ng kapala system at marami nga ang nagtatanong kung paano nga ba kumuha ng exit at re-entry visa. Ito ang anim na kondisyon na para sa mga expatriate kung paano nga ba makakuha ng re-entry visa o final exit visa. Ang isang expatriate ay maaaring humiling na exit or re-entry visa or final exit visa kung masunod ang mga kondisyong ito. Number 1. Ang manggagawa ay dapat na nakarehistro sa labor system. Paano nga ba malalaman kung nakarehistro tayo sa labor system? Ang sagot ay ang mga establishment dito o kumpanya sa Saudi Arabia, private sector, bago sila makapag-operate ng kanilang business ay kailangan na ng mga permit like license to operate, dahil dapat ang isang kumpanya ay dapat merong labor system. Katulad sa Pilipinas, meron tayong DTA permit at barangay permit na kung saan kailangan natin makapag-operate ng business para maging legal. Sa Saudi Arabia naman ay meron silang permit to operate sa labor system. At sa labor system, doon nila inire-register ang lahat ng mga empleyado, yun nga pumapasok ang mga OFW. At di na natin kailangan gawin yon, syempre, trabaho na ng ating kumpanya na i-registro tayo sa labor system. Question number 2, sino-sino nga ba ang nakarehistro sa labor system? Ang sagot ay, ang mga nakarehistro ay ang mga nasa private sectors like mga offices, polyclinics, restaurants, malls, hospitals, spa, beauty centers, gym, factories. Basta po lahat ng company, kayo po ay nakarehistro na. Ayan po lahat ang unang kondisyon. Pangalawang kondisyon, ang manggagawa ay dapat merong valid na ikama. O ikaw, be sure na meron kang valid ikama kung mag-a-apply ka ng re-entry at exit visa. Pangatlo, ang manggagawa ay dapat merong notarized contract. Siyempre, lahat naman tayo, lalo bagong tatrabaho tayo, ay mayroon tayong mga kasunduan na pinipirmahan na kontrata sa ating mga pinatatrabuhan. Pero make it sure na naka-notarize yan. Number 4. Ang manggagawa na expatriate ay kailangan magbayad ng exit at re-entry visa fee. So, ikaw na expat worker ay dapat na magbayad ng re-entry visa. Panglima, ang expatriate na manggagawa ay wala dapat na existing na mga pending na pagkakautang, mga criminal case, kaso sa gobyerno o private sector man yan. So, about sa loan or kahit ano pang pwede ikapending ng request mo. Kaya dapat malinis ang status mo sa ikama mo. Number 6, ikaw na expat ay nag-acknowledge ka na pwede kang maban, pwede kang kasuhan ng employer mo kapag hindi ka tumupad sa napagkasunduan sa exit at re-entry visa mo. Okay? So, ito pang tanong, paano makakuha na exit at re-entry visa pag wala ng kapala system sa 2021? Ang isang expatriate ay kailangan sundin ang mga nabanggit na pamamaraan upang makakuha na exit or entry pag tinanggal na ang kapala system. Yun nga, number 1 is kailangan magbayad na expatriate para sa exit re-entry visa. Okay? At wala naman bayad kung ikaw ay magpa-final exit na. Number 2, gagawa ang isang expatriate ng isang request para sa exit or re-entry or sa final exit mo man, doon ka gagawa sa UpShare application o kaya sa UpShare portal. Yun sa website yun. Pwede rin sa mobile app. Number 3, kung ang lahat ng nabanggit na anim na kondisyon ay wala ka namang problema, ang kahilingan o request ay mapupunta sa employer. Okay, yung nabanggit ko kanina ng anim, kung wala ka ng problema doon,
Siyempre yung request mo ay mapupunta sa employer. Bakit nga ba mapupunta sa employer? Siyempre yung pang-apat doon, yung employer is may karapatan na tumutol sa kailangan ng exit at re-entry visa mo. Bakit? Di ba sabi nila na wala nang pakialam ang employer or makakalis ka na kahit wala nang employer mo or wala nang approval ng employer mo. Pero kailangan pa rin ipaalam to ng gobyerno para sa iyong employer. Dahil baka maaring may tinatakasan kang utang o baka naman may criminal case ka na yan ang dapat alamin ng gobyerno at i-confirm din sa iyong employer. So kung okay naman at free ka sa lahat na issue na ito at naipaalam na sa employer mo at okay naman na lumabas ka na ng bansa, sabi ng employer mo, ay panglima ay ang request mo or ang request na isang expatriate naman gagawa ay ma-approve o matutugunan na ng ating gobyerno ng Saudi Arabia. Ang tanong pa ng iba ay, sino-sino nga ba ang makakapag-appeal ng bagong reforma ng inisyatiba? Okay, tinatayang nasa 4.4 million na unregulated na foreign worker ang makikinabang sa bagong reforma ng Saudi Arabia. Binigyan diin ng Ministry of Human Resources and Social Development na ang bagong inilunsad na Labor Reform Initiative or LRI ay magiging instrumento upang mabubuti ang local employment market sa loob ng kaharian. Dahil ang inisyatiba ay magsisimula ang visa sa Marso 14 ng 2021 at ang isang pangunahing layunin ng inisyatiba ay upang mabubuti ang kontraktual na ugnayan sa pagitan ng empleyado at ng employer at tapusin na ang maraming hindi kanais-nais na mga ugali na umiira sa lokal na merkado. Kasama na rin dito ang mga unregulated na mga manggagawa, mga tumangkas na mga manggagawa, ang mga manggagawa na hindi nakakuha ng sweldo sa tamang oras at ang isang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga pagtatalo sa paggawa at kumpara sa pagbaba ng bilang ng mga manggagawa sa Saudi. Tinatayang aabot ang mga unregulated na manggagawa sa pagitan ng 3.5 million at 4.5 million habang ang bilang ng mga manggagawa na dali ang sahod ay umabot sa 1,221,326. So, gayon din sa huling tatlong taon ay mayroong 167% o umabot sa 153,000 ang naitalang kaso habang ang mga kaso ng mga tumakas na manggagawa ay umakyat at umabot sa 1,861,000. So, ang naging kaagipan nito ay nagkaroon ng pagbaba ng mga bilang ng Saudi sa labor market. Dahil ang kanilang porsyento ay tumayo sa 21% kumpara sa 79% ng mga expatriate na manggagawa. Dahil sa inisyatibang ito ay titiyakin nito ang mga karapatan ng mga partido sa pakikipag-ugnayan ng kontraktual, pagpapabuti ng pag-uuri ng kaharian sa mga index ng kompetisyon ng international at sinasabi din dito na malaki ang maibabawas sa recruitment cost sa pagpapatupad ng inisyatibang ito. Ayan. Kung kayo po ay marami pang katanungan ay mag-comment lang po kayo dyan sa baba. I-like nyo rin po ang aking video. At huwag nyo rin po kalimutan i-subscribe ang aking channel. Yan. Very much appreciated po yan kung i-subscribe nyo po ang aking channel. Huwag nyo rin po kalimutan i-click ang bell button para ma-notify po kayo ng mga videos na i-upload ko palagi. So huwag nyo rin po kalimutan i-share tong video na to para malaman din po ng mga kasama nyo na nasa Saudi rin kung paano nga ba gagawin nila tungkol sa issue na ito. Ayan, hanggang sa muli. Paalam po.